Dahil sa nahulog na malaking barko mula sa langit ay nanganib ang Straw Hat Pirates. Lalo na dahil gumawa ito ng malaking alon kaya nagpapanik ang grupo ngunit pinili na lang ni Usopp na mag-meditate pero nakakita siya ng kalansay ng tao. Kalaunan ay tumigil na ang pagkahulog ng mga bagay. Nang mapansin ni Nami na nakaturo ang log post niya sa itaas, kaya naisip ni Robin na baka nakaturo ito sa sinasabing Sky Island. Ikinamangha ng tatlo ang nalaman kaya excited na silang magpunta dito. Pero hindi naman nila alam kung paano makakapunta sa itaas. Natatakot si Chopper sa kalansay na binubuo ni Robin. Nang mapansin ni Zoro sina Luffy na gumagala sa nahulog na barko. Kalaunan ay nabuo ng babae ang bungo, at may nakitang dalawang butas dito na isang makalumang teknik daw para tanggalin ang brain tumor. Kaya nalaman ni Robin na nasa 200 years na ang kalansay. Pinatotohanan ito ng history book ni Robin na 208 years na ang nakalipas mula nang maglayag ang barkong ito. Saka napansin nilang nalulunod si Luffy. Tapos pinakita ng captain ang nahanap niyang mapa ng Sky Island kaya nagsasayaw sa tuwa ang tatlo. Sinabi ni Nami na baka peke ang map kaya nalungkot ang tatlo. Tapos nag-away sila ni Luffy dahil hindi alam ni Nami ang papunta sa Sky Island. Kailangan daw nila ng impormasyon kaya balak nilang puntahan ang lumubog na barko. Nagsuot ang tatlo ng mga suit na gawa ni Usopp upang maghanap ng clue sa barko na nagmula sa langit. Nagsimula sila sa pagbaba ngunit nakakita agad ng Sea King. Tapos naririnig nila ang tatlo gamit ang butas sa itaas. Kalaunan ay nakarinig sila ng isang pirate ship na may sakay ng mga unggoy. At nagpakilala si Masira na siya ang King of Salvagers. Kaya naman pagmamayari niya daw ang lahat ng lumubog na barko sa lugar. Ngunit nang magtanong sa kanya si Nami ay nagpa-cute ang unggoy sa navigator. Kaya naisip ni Nami na utuin na lang ito para hindi mapansin ang lubid ng tatlong kasamang nasa ilalim. Ngunit sugatan ng isa nilang tauhan dahil may mga tao na daw sa ibaba kaya kinabahan sila Nami at Usopp. Samantala sa ibaba ay naghahanap pa rin ng clue sa Sky Island ang tatlo. Nagsimula sa operasyon sila Masira kaya bumaba na ang mga tauhan nito sa dagat. Si Luffy naman ay walang mahanap na may pakinabang sa ibaba. Binuksan ni Zoro ang espada pero wala ng kwenta. Si Sanji naman ay pumasok sa isang silid at nakita ang litrato ng isang babae at ang bungo na may nakatusok sa ulo. Binuksan din nila ang nakitang baol pero wala itong laman kundi isang balahibo. Nang makita nilang kinalawit ng Monkey Pirates ang barko para madala sa itaas. Nagsalita si Luffy kaya tinakpan ito ng dalawa para hindi mapansin ng unggoy. Tapos nagtanong na lang si Usopp tungkol sa malaking unggoy para maiba ang usapan. Ibinaba ni Masira ang malaking unggoy patungo sa lumubog na barko, saka pinasok sa mga symbols nito ang panghatak ng barko. Tapos hinipa ni Masira upang magkaroon ng hangin sa ibaba at magsimulang lumutang ang barko. Saka nagtrabaho ang mga tauhan nito para tuluyan itong may ahon. Nang marinig ni Masira na may kalaban ng mga tauhan niya sa ilalim. Tumalo ng unggoy sa tubig upang iligtas ang mga ito. Nang makita niya ang isang Sea King kaya binigyan niya ito ng isang malakas na suntok at agad na nagpunta sa barko. Ang tatlo naman ay naghubad na ng suit dahil may hangin na sa loob. Nang pumasok dito si Masira kaya nagkita-kita sila. Pero naging kaibigan ni Monkey D. Luffy ang unggoy na si Masira. Hindi nila napansin na merong malaking nilalang ang lumalapit at nagkaroon ng malakas na pagyanig. Saka kinain ito ang lumubog na barko kung nasaan ang apat saka ito umahan kaya takot na takot ang mga kaibigan ni Luffy. Labis na nag-aalala ang mga bata ni Masira, samantala inisip na lang ng tatlo na isa lang itong panaginip, pero sinabi ni Robin na kinain talaga ng malaking pagong ang mga kaibigan. Gumalaw ang pagong kaya nahatak ang mga barko nila. Pero hindi sumuko ang mga bata ni Masira, samantalang si Nami ay pinapaputol na ang lubid para hindi daw sila madamay, nang biglang dumilim at tumahimik ang paligid. Kalaunan ay umahan na si Luffy na sinampal-sampal ni Nami para magising, at sumunod sila Zoro at Sanji na sinasabing kailangan na nilang tumakas dahil may unggoy na nanggulo sa kanila. Dahil hindi pala nila alam na kinain sila ng pagong. Mamaya ay umakyat na rin si Masira, kaya kakalabanin sana siya ni Zoro pero narinig niya ang mga tauhan na natatakot dahil sa napakalaking anino. Nakita nila ang tatlong napakalaking mga anino kaya naman hindi maipinta ang takot na naramdaman nila. Kaya nagmadali silang magsagwan upang mabilis na makaalis sa lugar. Tagumpay silang nakatakas mula sa mapanganib na lugar, subalit hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa sunod-sunod na mga kababalaghang naranasan nila sa Grand Line, nang malaman na sumama pala sa kanila si Masira, kaya sinipa nila ang unggoy. Sinabi ni Usopp na kung nilabanan niya daw ang malalaking nilalang ay baka natalo niya ang mga ito kaya bilib na bilib si Chopper. Nagagalit si Nami dahil mga basura lang daw ang kinuha ng tatlo. Kaya pinaliwanag nilang wala talaga itong laman na kayamanan. Samantala si Luffy ay nagsuot ng armor, pero binanatan ito ni Nami kaya nawasak. Nang papaakyat siya ay binigay ni Robin ang Eternal Pose na nakuha daw niya sa mga unggoy kanina kaya naisip ni Nami na si Robin na lang ang maaasahan niya. Dahil ang captain nila ay Takoyaki ang nasa isip dahil sa Octopus.
Patungo sa Jaya ang Eternal Post na ito kaya agad na nagdesisyon ng captain na magtungo sa lugar. Samantala si Masira ay palutang-lutang sa dagat. Sa isla naman ng bungo ay hinahanap ng Buggy Pirates ang legendary cave para sa mga kayamanan ngunit alam nilang masyadong mapanganib sa lugar. Ngunit mamaya ay umilaw ang paligid dahil nasa maling lugar pala sila. Napagkamalan pa silang recruit kaya pinagtrabaho ang mga pirata ngunit nang mapagtanto ni Buggy ay pinasabog nila ang mga ito. Kaya pagbalik sa barko ay medyo napahiya si Buggy sa mga tauhan nito. Pinaalala ni Moji ang tungkol sa Straw Hat. Giit ni Buggy na papatasin niya muna ang bounty ng mga ito bago niya talunin para mas tumaas ang bounty niya. Namangha si Moji sa nasa isip ng captain niya. Dahil dito ay nagkaroon sila ng isang party. Samantala si Alvida ay naiinip na rin. Ngunit nais daw munang magparty ni Buggy the Clown kaya hindi nila napansin na nandoon pala si Ace dahil naamoy niya daw ang pagkain. Nakilala ni Kabaji na si Ace ang second commander ni Whitebeard tapos nakatulog pa ito habang kumakain. Kaya naisip ni Moji na pagkakataon na nila ito para sumikat. Pero ayaw ni Buggy na galawin ang mga bata ni Whitebeard dahil ito daw ang pinakamalakas na tao sa buong mundo at ang taong pinakamalapit sa One Piece. Nagising na ulit si Ace para kumain. Tapos nagkengkoy siya para matuloy ang kanilang party. Si Masira naman ay nakita sa malayo ang barko nila pero hindi siya nakita kaya napilitan siyang lumangoy. Excited ang Straw Hat Pirates kung anong klaseng isla ang Jaya. Nag-iisip si Zoro kung totoo na may isla sa kalangitan, giit ni Robin na mahiwaga ang Grand Line kaya posible ito. Samantala sa Jaya Island ay napakarami palang mga pirata kung saan malaya silang nakakapagsugal. Pinagbintangan ni Bellamy na nandadaya ang kalaban, kaya nagalit ito ngunit ito pa ang sinipa niya sa labas ng bintana. Dahil si Bellamy pala ang siga sa lugar na ito. Natutuwa si Chopper sa napakagandang klima, ngunit biglang nahulog ang mga ibon sa himpapawid. At nakakita siya ng bala ng baril kahit napakalayo pa nila sa isla. Ngunit hindi naniwala si Usopp na may sniper na makakagawa nito pero nag-aalala pa rin si Chopper. Samantala isang ang napakagaling na sniper ang may gawa nito. Nakarating na rin sa wakas sa Jaya ang mga bida nang makita nilang malaya lang na nakaparada ang barko ng mga pirata sa lugar. Tapos nakakita sila kagad ng ginugulping pirata. Usap-usapan naman sa pub si Bellamy na may 55 million bounty dahil sa pagsipa sa nakalaban sa sugal. Natutuwa sina Luffy at Zoro sa nakikita. Samantala natatakot na sina Nami, Usopp at Chopper sa barko dahil sa dami ng mga pirata ngunit sumunod si Nami para pigilan ang dalawa na gumawa ng gulo. Susunod din sana si Sanji pero hindi siya pinayagan ng dalawa dahil walang magtatanggol sa kanila. Pinagbawalan ni Nami si Luffy na makipag-away dahil kailangan lang nilang magtanong tungkol sa Sky Island. Nakita nila ang isang lalaki na nahulog sa kabayo nito, kaya tinulungan ito ng dalawa na makabalik sa kabayo. Binigyan sila nito ng mansanas pero walang tiwala si Zoro, ngunit si Luffy ay patay gutom talaga ngunit sa pagkagat ay biglang sumabog. Saka ngumiti ang lalaki, dahil hobby pala nito na subukan ng swerte ng mga tao sa paligid. Maswerte daw si Luffy dahil normal na mansanas ang nakain nito. Samantala nakita ng mga tao ang sirasirang gusali dahil nilabanan daw ni Bellamy ang buong pirate crew ng nakaaway niya kanina. Naiinis si Nami dahil muntik nang mamatay si Luffy nang walang dahilan nang marinig nila si Burgess na nasa bubong na naghahanap pa ng kaaway. Nang marinig nila Luffy sa mga tao na isang fighting champion si Burgess ay uminit ang ulo ng dalawa kaya pinagalitan sila ni Nami. Nakapunta sila sa magandang lugar na parang resort, ngunit pinapalaya sila ng katulong dahil inarkila daw ang lugar nila Bellamy. Dumating ang mga tauhan ni Bellamy na pinapalaya sila Luffy. Tapos binigyan pa sila ng barya dahil mukha daw silang pulubi. Galit na galit sila Zoro at Nami pero kukunin talaga ito ni Luffy kaya hinila siya ng navigator nila para umalis. Pinakita ng isa nilang kasama ang wanted poster ni Luffy na may 30 million bounty kaya ipapakita daw ito kay Bellamy. Galit na galit pa rin si Nami dahil ininsulto sila. Giit ng pub owner na normal na pangyayari daw ito sa lugar dahil maraming pirata. At may nakaaway pa si Luffy habang kumakain sila. Kaya pinaalala ni Nami ang pangako nitong bawal makipag-away. Agad na binigay ng pub owner ang mga order nila kaya umalis na ang lalaki na siya namang pagpasok ni Bellamy. Saka hinanap ni Bellamy si Luffy tapos nag-order siya para kay Luffy ng maiinom. Saka dumating ang mga tauhan ni Bellamy kaya nag-alisan ng mga customer sa takot. Natuwa si Luffy sa kanyang inumin. Pero bigla siyang sinubsob ni Bellamy sa mesa. Ngunit nakatutok na agad ang espada ni Zoro sa kanya. Pagbango ni Luffy ay papatulan niya na daw ito kaya natawa ang mga tao. Tapos itinanong ni Nami sa pub owner kung saan ang patungong Sky Island, ngunit nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Saka pinagtawanan sila ng lahat ng mga pirata sa loob ng pub. Sinabi ni Bellamy na isang katangahan ang paniniwala sa ganitong alamat. Nang mapagtanto ni Luffy na mabababaw mag-isip ang mga pirata sa lugar ay hindi na siya lumaban kahit suntukin at ipahiya upang ipakita na mas matataas ang antas nila kaysa sa mga ito.
Sinabi din ito kay Zoro na huwag silang patulan. Patuloy ang pamamahiya sa kanila ng mga pirata, kaya sinabi ni Nami na lumaban na sila pero kahit duguan na ay tahimik pa rin ang dalawa. Giit naman ni Sarkis na natatakot daw kasi sila kay Bellamy. Kaya patuloy na pinagtawanan ng mga ito ang Straw Hat Pirates. Tapos binugahan pa sa mukha si Luffy. Saka tinuhad ang mukha ni Zoro. At binalibag ang mukha ni Luffy sa bintana. Niyaya ng mga ito na sumama sa kanila si Nami pero giit ng dalaga na ayaw niya sa mga mababang nila lang. Saka galit na galit siyang hinila ang dalawa. Pero sinabi ng lalaki kanina na sina Luffy at Zoro ang nanalo sa laban sa loob ng pub at totoo daw ang Sky Island. Nang marinig ito ng mga tao ay pinagtawanan sila pero tumawa lang din ng malakas ang lalaki. Kasalukuyang nag-aayos ng Going Merry sina Usopp at Chopper. Giit ni Sanji na palitan na lang nila ito pero ayaw pumayag ni Usopp. Dumating ang barko nila masira kaya kinabahan ang dalawa. At pagdating sa barko ay galit na galit si Nami dahil hindi lumaban sila Zoro at Luffy. Nakabalik na si Robin na may nakuha daw na impormasyon sa Sky Island. Nagalit naman sa kanya si Nami dahil nagbuka silang tanga nang magtanong sila sa pub. Saka binigay ang mapa ng Jaya Island sa kanilang captain para ay pakitang nasa Mocktown sila ngayon. Samantala may isa na namang grupo ng mga taong umuwi ang nakita nila sa karagatan. Sinabi nito na nabalitaan niyang natanggal daw si Crocodile sa posisyon bilang warlord kaya naghihintay siya ng tawag ng world government para sa pwesto. Pero dahil pinapalayas lang siya ni Luffy sa harapan nito ay labis na nagalit si Shoujo dahil pagmamayari niya daw ang lugar. Naisip nila Usopp na ganito din ang sinabi ni Masira. Nagtanong si Shoujo tungkol dito ngunit nang malaman niyang sinaktan nila si Masira ay nagalit ang unggoy dahil kapatid niya pala ito kaya kumanta siya ng kumanta hanggang sa masira ang sarili nilang barko. Ngunit umabot sa kanila ang vibration kaya nagsimula ding masira ang Going Merry kaya kailangan na nilang makaalis. Nang makatakas sila ay kaagad nilang inayos ang barko. Palitan na daw nila ito sabi ni Zoro ngunit nagalit si Usopp. Giit ni Luffy na importante ang Going Merry para sa kanila, kaya natuwa si Usopp ngunit nasira lalo ng bida ang barko kaya nagalit sa kanya ang sniper. Mula sa Mocktown ay magpupunta sila sa lugar ni Mont Blanc Cricket. Pagdating nila ay nakitang isa itong palasyo. Ngunit nakita nila na nasa likod lang pala nito ang maliit na bahay. At nang mabalitaan ni Nami na may ginto sa lugar ay pinaghukay niya si Chopper. Pumasok si Luffy pero walang tao sa loob. Nakita ni Nami ang isang picture box sa mesa na tungkol kay Nolan the Liar na nagmula sa North Blue. At dahil nanggaling sa North Blue si Sanji ay alam niya ang kwento tungkol kay Nolan. 400 years ago daw ay nabuhay si Mont Blanc Nolan sa North Blue. Kung saan palagi nitong kinikwento ang mga adventure niya sa mga tao. At isang araw ay sinabi daw niya sa hari na may nakita siyang gabundok na ginto sa isang isla. Dahil dito ay nagpunta ang hari sa sinabi ni Nolan. At matapos ang mga buhay ng sundalo na nasawi sa mapanganib na karagatan ay nakarating na rin sila sa sinasabing isla ni Nolan pero wala silang nakitang ginto. Kaya naman hinatulan siya ng kamatayan. Dahil nanggaling din sa North Blue sila Bellamy ay alam din nila ang kwento tungkol kay Nolan. At ang isla na tinutukoy ni Nolan ay ang Jaya Island pala. Nabalitaan din nilang nandito ang isa sa angka ni Nolan para hanapin ang ginto pero tinawanan lang sila ni Bellamy. Giit ni Nami na matagal na daw patay ang sinungaling, sabay tingin kay Usopp kaya nagalit ang binata. Nahulog si Luffy sa tubig, ngunit kagagawan pala ito ni Mont Blanc Cricket. Kaya agad itong kinalaban ni Sanji ngunit gumamit ng baril ang matanda sa Cook pero hindi naman siya tinamaan. Kaya sumayaw siya para hindi tamaan ng mga bala ni Cricket. Susugod na sana si Zoro subalit biglang nanghina ang matanda. At nailigtas na rin ni Usopp ang captain. Dinala nila sa bahay nito si Cricket at inasikaso ng doktor nilang si Chopper. Sinabi ni Chopper na ang sanhi nito ay ang matagal na pagsisid ni Cricket sa dagat araw-araw sa di malamang dahilan. Pinakita sa litrato na kaibigan pala ni Cricket ang mga unggoy na pirata. At nagmamadali ang mga ito dahil sa narinig nilang mga putok ng baril. Pagpasok ay nakita nila ang Straw Hat at si Cricket na nakahiga kaya takot na takot sila Chopper at Usopp. Pinaliwanag ni Luffy na tinutulungan nila si Cricket ngunit naiisip ni Usopp na hindi maniniwala ang dalawang unggoy. Pero naiyak ang mga unggoy dahil naniwala sila. Giit ng dalawa na ito daw ang headquarters nila. Tapos mukhang nakakasundo ni Monkey D. Luffy ang dalawa dahil kapareho niya itong mga unggoy. Nang magising si Cricket ay nagtanong si Luffy kung paano pumunta sa Sky Island. Ngunit natawa lang ito kaya nainis si Nami. Saka sinabi ni Cricket na naniniwala daw ang ninuno niyang si Nolan sa Sky Island pero tinawag itong sinungaling. Pero giit ni Cricket na wala daw nagagalit kay Nolan sa mga kamag-anak nila dahil alam nilang napakatapat nito. Ngunit wala pa rin silang nagawa nung hinatulan ng kamatayan si Nolan ng hari. Naiinis si Cricket dahil pinagtatawanan siya ng mga tao dahil lang sa ninuno niya ang binansagang sinungaling.
Kaya pinili na lang niyang maging isang pirata hanggang sa magkaroon ng sarili niyang crew, pero aksidente siyang nakapunta sa isla na ito kaya naman naalala niya ang ninunong si Noland. Kaya naman nais niyang hanapin ang ginto sa isla upang patunayang hindi sinungaling ang ninuno niya, subalit iniwan naman siya ng kanyang crew. At mula noon ay nagsimula na siyang sumisid araw-araw upang hanapin ang ginto. Labis na naiyak si Usopp sa nalaman. Tinanong ni Luffy kung paano nakilala ang mga unggoy, sagot nitong fan lang daw sila ng picture book. Pero walang pake si Luffy sa kwento dahil sa Sky Island lang daw siya interesado. Kaya pinakita ni Cricket ang logbook ni Noland at binigay kay Nami. Kung saan nabasa ni Nami ang mga adventure ni Noland sa Sky Island, kaya naman naging excited sina Luffy sa natuklasan. Dahil dito ay nagkasundo sina Cricket at ang dalawang unggoy na tulungan ng Straw Hat na makapunta sa Sky Island. Samantala si Mihawk ay naglalakbay na naman sa karagatan ng Grand Line dahil sa nakita niyang bagong mga bounty nila Luffy at Zoro. Sinabi ni Cricket ang nalalaman kung paano magpunta sa Sky Island. Kung saan bigla daw magiging gabi sa kalagitnaan ng araw. Giit ni Luffy na nakita nila ito at may dumating na mga malalaking nilalang. Nakalimutan na daw ni Cricket ang kwento tungkol sa mga giant. Pero alam niyang ang sobrang siksik na mga ulap ang dahilan kaya nagdilim ang paligid. At dagdag pa ni Cricket na malamang ay nasa taas nito ang Sky Island kaya nagpa siya si Luffy na magtungo dito. Pero nagalit si Nami dahil hindi nila alam kung paano makapunta sa itaas nito. Kaya sinabi ni Cricket ang tungkol sa Nop Upstream upang makaakyat ang barko nila. Ngunit kailangan daw ng matinding timing para hindi masira ang barko nila. Ang Nop Upstream ay dulot daw ng kumukulong tubig mula sa ibaba ng dagat na nagsasanhi ng pagsabog kapag mataas na masyado ang pressure. Nabahala si Nami dahil kailangan pala nilang sakyan ang pagsabog. Dagdag pa ni Cricket na kapag hindi sila nagtagumpay ay siguradong patay silang lahat, kaya sinubukan ni Usopp na kumbinsihin si Luffy na huwag nang tumuloy. Dahil nakakaawa na daw ang kalagayan ng Going Merry. Giit ni Cricket na wala daw talagang pag-asa ang barko nila, pero handang tulungan ng tatlo ang Straw Hat para gawing matibay ang Going Merry. Naisip ni Usopp na baka may balak sa kanilang masama si Cricket kaya sobrang bait nito. Subalit hindi lang nito pinansin ang paratang niya. Saka sinabing bukas na daw mangyayari ang Knock Upstream na tinutukoy niya. Kaya dapat ay mag-relax muna silang lahat sa bahay niya, kaya napaluhod na lang si Usopp at sinabi ni Nami na kailangan na lang nilang galingan. Pagsapit ng gabi ay nagpakasaya ang magkakaibigan para sa gagawin na paglalakbay ng Straw Hat Pirates kinabukasan. Samantala sila Bellamy ay hinahanap ang kinaroroonan ng bahay ni Cricket. Pinakita ni Cricket ang mga Golden Bell na nahanap nila. Kaya naisip ni Robbie na may nanirahan talagang sibilisasyon sa lugar. Saka pinakita ang ginto na hugis Southburg. Dahil dito ay naalala ni Cricket na kailangan pala nilang hulihin ang ibon na ito dahil ito ang magtuturo ng tamang direksyon patungo sa Knock Upstream. Natawa si Luffy dahil mas matalino pa daw sa direksyon ng ibon kaysa kay Zoro. Kaya nagmadali silang magpunta sa gubat para hanapin ang ibon na ito. Nag-aaway na sila kung saan ito hahanapin nang makarinig sila ng kakaibang tunog. Naghiwa-hiwalay sila upang mahanap ito ng mas mabilis. Takot na takot si Usopp kung ano ang kanilang narinig. Ngunit nang may dumapo na malaking gagamba kay Nami ay labis itong natakot pati na si Sanji. Pero hinawakan pa ito ni Usopp, tapos may mga nahulog na maraming gagamba sa dalawa. At nang makitang maraming insekto sa likod ay mabilis na tumakbo ang dalawa. Samantala si Zoro ay pinaslang ang centipede na aatake sana sa kanya. Tapos narinig muli ni Robin ang kakaibang tunog. At sinabing mag-ingat si Zoro sa kumunoy, pero nahulog pa rin ang swordsman. Samantala sila Luffy at Chopper naman ay naghanap na lang ng mga beetle. Kaya hindi nila napansin ang Southbird na nasa itaas na hinulugan sila ng bahay ng bubuyog kaya takbo ang dalawa. Ngunit natusok pa rin sila, tapos meron na namang nahulog na bahay ng putakti kaya takbo ulit sila nang makita ni Chopper na kagagawan pala ito ng Southbird. Nakarating na sa bahay ni Cricket ang grupo ni Bellamy. Dahil interesado pala ang pirata sa ginto na natagpuan daw ng mga ninuno ni Cricket. Sa pagkakataong ito ay mga giant flying mantis naman ang nanghabol kina Luffy at Chopper na kayang makaputol ng puno. Natatawa lang ang ibon sa kanila sa kamuli silang hinabol ng flying mantis. At nakita ni Chopper na umiti ito. Walang tigil ang paghuni ng mga Southbird kaya naging alerto sila Usopp. Tapos may nahulog sa kanila na malalaking ladybugs habang tumatawa lang ang isang Southbird sa kanila. Samantala si Zoro ay inis na sa mga kakaibang insekto na sinusubukan siyang patayin. May dumating na malaking slug kina Sanji kaya hinagisa nila ng asin. Naiinis na si Luffy sa mga bubuyog ngunit may lason daw ito, sabi ni Chopper. At kung ano-ano pang mga hayop at insekto ang umatake sa kanila sa utos ng mga Southbird. Sinugod ni Sarkis si Cricket, ngunit sa isang sipa ay bagsak ang kalaban. At ang dalawang unggoy naman ang tumapos sa mga tauhan nila. Pinaikot-ikot ni Sarkis ang itak nito, saka sumugod ngunit nasipa ni Cricket ang kamay niya kaya nabitiwan ng pataling.
Dahil sa nakita ni Bellamy ay ginamit niya na ang devil fruit niya na spring, at kagad na nasuntok sa likod si Masira. Tapos sinunod niya kagad si Shoujo na nakita na lang ni Cricket na gumugulong. Pagkatapos ay kagad na bumuelo si Bellamy at kagad na tinamaan si Cricket sa mukha kaya tagumpay nilang natalo ang tatlo. Saka binugbog ulit silang tatlo, at tagumpay din nilang nakuha ang ginto na tinatago ng mga ito. Giit ni Cricket na hindi nararapat sa kanila ang ginto kaya sumugod sa kanya si Sarkis pero pinrotektahan siya ni Masira mula sa atake. Kaya kumanta ng napakalakas si Shoujo upang mapalayo ang mga kalaban, pero bumuelo si Bellamy at sa isang suntok nito ay siguradong tulog ang unggoy. Pagkatapos ay pinagtawanan nila si Cricket dahil sa nangyari sa mga kasama nito. At aalis na sana si Bellamy pero pinigilan ito ng matanda. Pagod na pagod ang Straw Hat Pirates dahil sa mga insekto, nang magpunta sa kanila ang isang Southbird na tinutukso pa sila kaya galit na galit si Usopp. Ngunit sa isang saglit ay nahuli ito ni Robin gamit ng Devil Fruit niya. Subalit pagbalik ay nakita nila ang mapait na sinapit ng tatlo, at maging ang Going Merry ay nasira. Napansin ni Nami na nawawala ang mga ginto, pero giit ng matanda na kailangan nilang unahin ang Going Merry. Nagalit si Usopp dahil ninakaw lang ang pinaghirapang mahanap na ginto, pero ang priority daw nila ngayon ay ang maayos ang barko upang makapunta sa Sky Island ang Straw Hat. Saka pinakita ni Zoro ang marka ni Bellamy kaya nagpa siya si Luffy na magpunta mag-isa para bigyan ito ng leksyon. Dinala ng Mailbird ang bagong mga bounty poster. At nang makita ng lalaki na may 100 million bounty pala si Luffy ay nawala ang tama nito. Samantala nagmamadali si Luffy na magpunta sa Mocktown kung nasaan si Bellamy para makahabol pa siya sa lakad nila kinabukasan. Dumating ang lalaking takot na takot sa natuklasan. Saka ipinamalitang ang mga pirata na pinagtawanan nila ay may mga matataas palang mga bounty kaya natameme ang buong pub. Kaya naman takot na takot ang mga tao dahil sa ginawa nila pero tawa lang ng tawa si Bellamy. At sinabing malamang ay peke ang bounty na ito. Pinaniwalaan naman siya ng mga tauhan dahil hindi nga lumaban sila Luffy at Zoro sa captain nila. Ngunit sa gitna ng inuman ay tinawag ni Luffy si Bellamy kaya natahimik na naman sila. Pero matapang na lumabas ang lalaki at nakita ang bida na nasa itaas ng bubong. Kagad na ginamit ni Bellamy ang kakayahan para makaakyat din sa itaas. Nakatingin pa rin ang lalaki sa wanted poster ni Luffy, kaya sinabi ni Sarkis na itapon niya na ang peking poster na ito. Sa pagtalo ni Bellamy ay nagawa niyang masira ang bahay na nasa tore. Tapos kagad siyang bumuelo at inatake ang bida ngunit nakatakas si Luffy. Pagsugod ni Bellamy ay muntik nang nahulog si Luffy sa bubong. Kaya naman natatawa ang mga bata nito dahil takbo lang daw ng takbo ang bida. Sumugod ulit ang Springman kaya tuluyan nang nahulog si Luffy. At habang nahuhulog ay tinamaan ni Bellamy ang bida sa tagiliran kaya nagpaikot-ikot bago bumagsak sa sahig. Dahil dito ay naisip ni Bellamy na panalo na siya sa laban. At tawa naman ang tawa ang mga bata nito. Ngunit bumangon ng bida kaya muling ginamit ni Bellamy ang Devil Fruit Powers at nagpabanda-banda sa paligid hanggang sa hindi na siya makita ng mga tao sa sobrang bilis. Sinabi ni Sarkis na tapusin na ni Bellamy ang laban para makainom na sila, pero sa pagsugod ni Bellamy ay nakatikim siya ng suntok na hindi niya pa natitikman kaya baon ang kamaon ng bida sa mukha niya at natahimik ang mga bata nito. Hindi makapaniwala si Sarkis kaya akala niya ay nagbibiro lang ang captain niya. Ngunit nang muling makita ang wanted poster ay natakot ang pirata. Binabawi ni Luffy ang gold ni Cricket at nagtakbuhan naman ang iba pang mga bata ni Bellamy. Samantala pinagtutulungan nila ang Going Merry para makayanan nito ang paglalakbay patungong Sky Island. Naisip ni Nami na natatakot si Zoro kaya hindi sumama kay Luffy, sinabi ng swordsman na hindi nila kailangan palaging lumaban para manalo. Nabawi na ni Luffy ang mga ginto kaya umalis na siya, ngunit ayaw pa siyang paalisan ni Sarkis, pero nang humarap si Luffy ay natakot naman ang lalaki. Si Mihawk naman ay namamangha kay Zoro at kay Luffy dahil napakabilis ng pagtaas ng mga bounty nila. Nakarating ang balita sa Five Elders ng World Government tungkol sa nabalita ang pag-uusap ni Red-haired Shanks at ni Whitebeard dahil napakalaking problema nito. Tapos kailangan na rin nila ng papalit sa pwesto ni Crocodile na dating Seven Warlord upang mapanatili ang balanse sa mundo. Dahil dito ay napansin na rin nila ang tumalo kay Crocodile na si Monkey D. Luffy. Dumating sa Navy Headquarters ang dalawa pang Warlord na sina Doflamingo at Kuma. Tapos sa meeting table nila ay hindi makontrol ng isang marine officer ang katawan kaya sinasakal ang kasamahan. Ngunit tinitignan lang sila ni Vice Admiral Zuro. Dahil kagagawan pala ito ni Doflamingo gamit ang mga spring. Pinalabas ni Doffy ang espada ng isang officer kaya wala nang nagawa ang isa kundi ang lumaban ngunit dumating si Fleet Admiral Sengoku at pinatigil sa Warlord ang ginagawa nito. Nagsimula na sila sa meeting dahil mabuti ay may dumating pa daw na dalawang Warlord. Giit ni Doffy na dapat ay hindi rin siya pupunta pero wala daw kasi siyang problema sa isla niya kaya siya na boring. Nagulat sila dahil dumating din ang isa pang Warlord na si Mihawk dahil interesado siya sa mga nangyayari.
Ngunit nakapasok pala doon si Lafitte na isa pang kinatatakutang pirata, dahil nabalitaan nitong natanggal si Crocodile sa pagiging warlord ay may irerekomenda daw siyang tao. Nagpunta ang bata ni Shanks upang ihatid ang liham nito kay Whitebeard. Pero pinagpupunit lang ito ng matanda dahil lumalaki na daw ang ulo ni Shanks para padalhan na lang siya ng sulat. Nagalit si Rockstar dahil napakalakas daw na pirata ng captain niya. Ngunit pinaalala ng matanda na siya si Whitebeard. At may ideya daw siya na tungkol ang liham kay Ace at Blackbeard. Tawa ng tawa si Shanks dahil alam niyang pupunitin lang ni Whitebeard ang sulat. Kaya gamit ang telepono ay pinapauwi niya na si Rockstar kahit nasaktan ng pride nito. Balak ni Shanks na makipag-usap kay Whitebeard, sinabi naman ni Ben na siguradong pipigilan sila ng world government na makipagsabuatan kay Whitebeard. Pero handa si Shanks na harapin ang resulta ng gagawin kaya natuwa ang mga crew niya na sabik sa aksyon. Giit ni Lafitte na ang captain niyang si Blackbeard ang recommended niyang pumalit kay Crocodile bilang isang warlord. Ngunit sinabi ni Sengoku na dapat ay sikat daw ang warlord upang matakot ang ibang mga pirata. Kaya sinabi ni Lafitte na gumagawa na daw sila ng hakbang para makilala at katakutan si Blackbeard. Bali balita ang pagkatalo ni Bellamy kay Luffy at napulot pa ni Blackbeard ang wanted poster nito. Si Sarkis naman ay umaasta pa ring siga kaya nilubog ni Blackbeard ang mukha niya sa sahig. Tapos binalak niyang huntingin si Luffy para makuha ang bounty nito kasama ng kanyang mga crew na sina Burgess the Champion, Van Auger the Sniper, at ang Reaper the Doctor. Nagmamadali naman si Luffy na makabalik sa mga kasama. Ngunit umaga na ay wala pa rin ang bida kaya naiinis na si Nami dahil baka hindi na sila makaabot sa knock-up stream. Mamaya ay dumating na ang bida ngunit kaya pala siya natagalan ay dahil naghanap pa ng salagubang. Namangha si Luffy sa bagong anyo ng Going Merry sa tulong ng mga unggoy. Saka isinoli ng bida ang mga ginto ni Cricket. Dahil sa ginawa ng mga unggoy ay balak niyang ibigay ang Hercules Bug sa mga ito. At nagmadali na sila sa pagpunta sa knock-up stream. Sumakay na ang captain kaya magsisimula na sila sa paglalakbay. Inangat nila ang angkla ng Going Merry at mabilis na naglayag. At bago sila umalis ay sinabi ni Cricket na mataas ang tsansa na totoo ang Sky Island. Samantala ang Blackbeard Pirates ay hinahanap ang Straw Hat. Kasama ng mga bida ang barko ng dalawang unggoy upang tulungan sila. Gamit ang Southbird ay nalalaman nila ang tamang direksyon patungong timog kaya tawang-tawa si Luffy at naiinis naman ang ibon. Giit ni Chopper na sinabi daw ng Southbird na ililigaw sila nito, pero alam nilang walang kakayahan ang ibon na gawin ito. Sinubukan ng ibon na tumingin sa likod, ngunit hindi nito natiis kaya muling lumingon sa tamang direksyon. Nakita ni Burgess ang napakadilim na bahagi ng Grand Line. At nakita din ito ng mga unggoy kaya nagdive ang mga ito para tignan kung saan banda namumuo ang knock-up stream. Nagtungo sila sa direksyon na sinasabi ng mga ito kaya nagkaroon ng malalaking alon. At nakita sa log post na nakaturo pa rin ito sa itaas ng mga ulap. Kumapit si Masira sa Going Merry. Upang dalhin sila sa gitna ng napakalaking whirlpool kung saan magaganap ang knock-up stream. Takot na takot ang grupo dahil wala na silang kontrol subalit tuwang-tuwa pa si Luffy. Sinubukan silang kainin ng isang Sea King, ngunit maging ito ay walang magawa sa lakas ng pag-ikot ng whirlpool. Saka nagpaalam na ang mga unggoy sa Straw Hat dahil sila na ang baalang sumakay sa magaganap na kalamidad. Takot na takot sina Usopp at Nami sa nangyayari pero ginaganahan pa lalo ang captain nila. Saka nagpatuloy ang Going Merry sa pagpunta sa gitna ng whirlpool ngunit sa ibaba ay napakatahimik. Pero sa ilalim ay naramdaman ni Nami na malapit na ang inaabangan nilang knock-up stream. Nakita nila ang Blackbeard Pirates na balak kunin ang patong sa ulo ng bida na 100 million. Pinakita nito ang wanted poster ni Luffy at pati ang kay Zoro. Nakita ni Usopp ang mga wanted poster kaya hinanap ni Sanji kung meron din siya. At nang malaman ito nila Luffy at Zoro ay nagsaya pa sila. Kalaunan ay dumating na ang pinakahihintay na knock-up stream kaya unti-unting tumaas ang tubig sa kinaroroonan nila kaya kanya-kanya silang kapit. Tapos sa ilang sandali ay pumutok na nga ito pa itaas na nakikita din ni Cricket mula sa bahay nito. Pinilit ng mga unggoy na makalayo sa knock-up stream. Samantala ang Going Merry ay sumakay sa napakalakas na agos pa itaas. Kalaunan ay tila mahuhulog ang barko nila na siguradong ikasasawi nilang lahat. Nakita nilang nahuhulog na ang Sea King at maraming mga bagay din ang nahuhulog mula sa itaas. Naisipan ni Nami na ibaba ang layag dahil meron namang hangin na papunta sa itaas. Pagbaba ng layag ay tuluyang humiwalay ang barko nila sa tubig kaya natakot ang grupo. Subalit sa tulong ng mga pakpak ay lumipad ito patungo sa itaas. Nagpatuloy sila sa pag-akyat at umaasang sa itaas ay may madadatnan silang tinatawag na Sky Island. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.